in presence of Saul, and prayed unto the Lord, and wept sore. She vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. And it came to pass, as she continued praying before the Lord, that Eli marked her mouth. Okay, dito tayo. Dito. Ready? Sabay-sabay, go. And she said, O my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am a woman that stood by thee here, praying unto the Lord. For this child I pray, and the Lord hath given me my petition, which I asked of him. Therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord. And he worship the Lord. Yeah. Let's pray, Lord. Salamat sa mensaheng umaga, sa inyong kadakilaan, Panginoon. Pangyarihan at kabutihan sa aming Panginoong katapatan. I pray sa araw nito, Lord, a special day for us and the mothers, but especially, Panginoon, tuloy namin aming series din, Panginoon, sa love, courtship, and marriage series ng preaching, Lord. I pray na maging relevant nito, Lord, sa young people, hindi po sa mga mothers namin, mga tatay din, na ito po yung pagkuhan ng aral. Magandang kwento, Panginoon, ang katapatan ng inyong mananampalataya sa inyo. So I pray na kayo pong mag-bless sa preaching at pag-aaral ng salita mo ngayong umaga. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so nakaupo na po. Kaya magandang umaga po sa lahat. Salamat, marami tayo. No? So sana lahat yung ganito. Nag-iisip na ako, mag-ano tayo ng ano eh. Eh, sabay-sabay na, no? So, tingnan natin ang blessing. Amen? Kung wala ng COVID, baka may alam din kayong lugar dyan na 1,000 lang isang buwan. Pero malaki. Eh, ganun ba? Open. Kahit open siguro, wala. Ayan. Para masarap punuin, di ba? So, yeah. So, maraming adjustment, pero try natin. So, this time po, Happy Mother's Day. Ang title po nito is The Love of a Mother. The Love of the of a Mother. So, Love, Courtship, and Marriage. Series number 4 about Elkanah, Hannah, and Samuel. So, dati mga mag-asawa lang inaaral natin. This time, damay natin anak kasi yung pinakasikat actually dito si Samuel. Siya yung unang last, actually unang prophet, parang ganun, unang prophet ng last judge sa seat sa nation of Israel. Okay? Bakit natin naaralin to? So again, sa series natin, yung objective natin is para mga kapatiran magkaroon ng strong and loving woman and man relationship sa family. Amen? Inaral natin, mga bata pa lang, alam na nila kung anong pupuntahan nila. Okay? And then, sa mga mag-asawa na may asawa na may encourage tayo kung paano tayo mamuhay ng may abanalan sa harapan ng Diyos sa bagay na sa pamilya po. No? So, summary muna tayo, introduction. So, sino ba si Elkanah? Si Elkanah po is yung lalaki. Ha? So, siya po ay, according sa Codigan, siya po ay Levite. So, kaya nakita natin dito, sila ay, mga Israel naman talaga nag, every year, pumunta yan sa Jerusalem para, may mga feast kasi sila, actually 3 times yun, a year, pero yung lalaki lang ang required sa, yan, sa 3, pero hindi naman lahat gumagawa. Pero once a year at least, sila ay pumupunta, kasama ang pamilya nila, okay? At ang maganda kay Elkanah, mahal naman niya yung kanyang asawa, kaso dalawa. Problema, di ba? Pero parang si ano to, si Jacob, dalawa din, tapos mas mahal niya yung isa. Okay, lesson. Eh kung mahal mo yung isa, di isa na lang mahalin mo, bakit marami pa, no? So hindi po lahat ng nasa Bible, gagayahin natin, ha? Marami ditong kalokohan.
So, pero yung binebless ng Diyos, yun ang gayahin natin. So, si Elkanah po'y ganoon. And then, maganda sa kanya, dinadala niya yung pamilya niya sa Panginoon. Amen? Kasi hindi lang sila required eh, pero sa kanilang pananampalataya, dapat nilang gawin yun. Yun ang kanilang utos sa kanila eh. Okay. Then, si Samuel po, yung sikat nga po, anong ginawa ni Samuel, siya yung unang prophet na nag-lead, na do prophet naman tao dyan, from kay Abraham. Pero siya po yung ibang klase po yung ginawa niya. Okay, natapos na po na tayo dyan. Pag sinabing prophet, as in, alam niya yung gagawin niya, ano yung mangyayari. Mamaya, pati yung detalye, ganun kalibre niyan, si Samuel. Pero, hindi nag-umpisa dun po yung kwento niya. Parang ito, kunwari, si Kim gagamitin ng Diyos, paglaki niya. Hindi mag-umpisa yan kay Kim, eh, no? Sa mga magulang niya muna yan. Ganun po yan. Kaya, pag may nakita kayong tao ginagamit ng Diyos, laging, ano yun, kasama yung magulang doon. Ngayon, kung nagloko-loko yung magulang, kahit pa paano, mayroong ginawa yan. Ba, tigilan mo yan. Okay, ganun po yan. Huba mo na lang muna, para hindi ka ma-distract. Yan. Okay. So, yan, na, si... Yan, si DM ngayon, ginagamit si DM, di ba? Kahit paano. Mabilis kasi ito eh. Sumunod, tsaka ano, nag-observe. Kasi pagpa. So, damay-damay yan. Sino ba lola niyan? Ganun po yun, pamilya niyan. Pati pinsan, ganun po yan. Diba? Kaya nga natuwa ko dun sa kapatid ni Mati Marge. Yan nga, chinanel natin doon mukhang maayos. So sana po, tuloy-tuloy sila doon. Yan. Kaya, naalagaan natin yung pamilya na yan. No? So, yan si Samuel. So, bago siya gamitin, ay yung magulang niya pala, ayun ang pag-aaral natin ngayon, especially yung nanay niya. Amen? Kasi Mother's Day. Eh, ang kinalaman nito sa love, courtship, and marriage, meron po yan, okay, i-apply natin. Okay? So, si Hannah po yung favored wife, paboritong asawa, supposedly isa lang, pero problema sa kanya, wala siyang anak in time na to, ha? Bago niya maging anak si Samuel. So, yun po yun. Mahirap yun, di ba? Ano gusto niya? May anak? Wala. Ano, pabakuna kayo, eh. Hindi. So, sana, nag-pray natin, kasi may mga reports po na tumaas yung, ano, so, sana hindi mag-affect sa inyo. Isang pag-usapan natin, mag-research din kayo yung ano, mga paano doon madi-detox yan, okay? Anyway, mag-aaral si Hannah. So, pero bago yon, naka-focus po tayo sa love of the mother. Tingnan po natin yung mga ilang kwento dito. Summarize ko na lang po. Naalala ko lang, the top of my head. Yung mga nanay po na nagmahal sa kanilang mga anak, okay? Naalala nyo po yung Solomon? Hindi siya nanay, ha? Pero may dalawang nanay na mga loko-loko rin kasi nagkasama sila sa isang bahay. Siguro, sobrang hirap, ganyan. Pero, alala nyo yun, di ba? Ano nangyari sa kanila? Parang harlot ba yung mga yun? Masama yun, di ba? Pero still, alam nyo yung nanay, mahal niya yung anak niya. Nakikinig ba kayo, mga anak? So, nangyari, nagkadag-ana, namatay yung isang baby. Halos sabay sila eh. Namatay yung isang baby, tapos yung isa, buhay. Kasi yung isa, kinuha yung baby ng isang buhay. Kasi alam nyo, yung mga baby, magkakamukha yan, di ba? May mga konting pagkakaiba lang. Pero kung nanay ka, alam mo yung diferensya niyan, di ba? So anyway, kinuha nung isa, tapos yun na, nagreklamo na sila sa hari. Okay, so matalino si Solomon, anong gagawin ko dito? Wala pa namang CCTV dati. Wala pa rin DNA test, di ba? Yung mga harlot pa yun, hindi naman tamang DNA test, so... Tingnan mo lang sa mukha. Eh, matalino si Solomon. Anong gagawin ko? So, ang ginawa niya, in summary, kumuha siya ng sword. Akin yung sword! Kasi, hatiin ko to. Bigay mo to. Actually, hindi siya siguro umati. Sabi sa servant niya. O, hatiin na yung bata na yan. Ano, si, pangalan nito? Richie. Nabigyan na si Richie, oh. Bagay, malaki na to, eh. Oh, sige. Total, yung nag-hat. Nagtatalunan nyo, sige, hatiin yan. Ibigay yung isa doon sa isang nanay, yung isa, alahate, doon sa isang nanay. Okay, ganun po yung kwento. Nangyari po yan. Ang galing nito, sabi nung isa, syempre, okay, sige, okay na, parehong patay, sige. Parang nagpapaano sa hari kasi paghari, pag sinabi ng hari, hindi mo babali. Though hindi rin dapat, di ba? Tulad sa dito, yung subukan lang pala sila.
panahon natin, yung pag sinabi ng presidente minsan, nakakaasar eh. Wala nang makamagos dito. Duterte. Hindi ko babaguhin ang preaching ko. Okay? Nakakaasar minsan kasi nakikita ko kahit mga Kristiyano, mga Duterte. Kahit sinabi niyang papalitan yung Satanas sa impyerno, sabi ba naman, the best president, Duterte. So parang ganun nangyari dito kasi sinabi ng Solomon eh. Kaya sabi ng isa, dahil di naman niya anak pala yun eh. Sige, hatiin mo. King. Sige, ang galing mo talaga. Talino mo. Kasi yung tunay na nanay, alam niya yun eh. Anong ginawa? Sabi niya, wag na, wag mo matayin. Bigay mo na lang sa kanya. Kaysa naman mamatay yung anak ko, di ba? So, at that time, nalaman ni Solomon, ay, ito yung tunay na nanay. Okay, so, unang gusto kong point dyan, napangatay sa points eh. Pero ang pag-ibig ng nanay ay matindi. Amen? Okay na yung magmamatay. Kaysa, alam niya siguro, mapapahamak din siya. Ayaw niya mamatay. Amen? Kaya nakitang-kita ni Solomon niya, dahil matalino siya, yung luha ng nanay, ay kaya bandang huli. Again, kaya wala CCTV, DNA test ng panahon nila, sigurado siya yun ang nanay. So, ang pag-ibig ng nanay, indicator yan na ang talagang nanay niya siya. Amen? So, another point na nakita ko, naalala ko, yung nanay nung yung Shunammite woman, tsaka yung tinulungan din ni Elijah, the woman in Zarephath. So, ganun din, namatay naman. So, una, parang asawa pa sila sa prophet, pareho yun eh, parang parallel. So, bandang huli, binuhay yung anak, at nakita natin din yung pag-ibig ng nanay. No? So, tuwan-tuwa sila. So, ganyan po ang mga nanay. Kaya, ewan ko si Pastor Lito, lagi niya tinatanong eh. Mga ganitong pagkakataon. Every year yun. Sabihin niya. Sinong mas importante? Yung nanay o yung tatay? Siyempre, hindi mo pwedeng ano, di ba? Kaya sabi daw sa mga anak daw, importante yung nanay. Kasi nga, sila yung mas close. Amen? So, with that, punta po tayo sa ating mga points. Gusto natin pag-aralan at ma-appreciate yung mga nanay at sa mga young people para ma-appreciate nyo rin yung future nyo. Amen? Na hindi laro yung pagiging nanay. Kaya sa US ngayon, nagtatalo-talo na naman sila doon. Anong uso ngayon sa US na naman? Yung abortion law, di ba? Parang ma-overturn, which is good kung tuloy-tuloy yun. Parang imposible na yun eh. Tagal na nun eh. Ibig sabihin, may influence pa rin ang Christianity doon. Amen? At ngayon, nag-rally ngayon, nag-protesta ngayon yung mga gustong mga mampa-abort. E samantalang nung una yan, kaya lang tinanggap yan kasi ang premise nila is, eh paano yung babae? Yung kalusugan ng babae daw. Kaya pag gusto daw i-abort, dapat pa-abort. Para maging malusog. Kaya sa totoo lang, sino nagpapa-abort? Sige nga. Yung concern lang sila sa health nila o mga mga malandi. Di ba? Yun ang totoo. Kaya nila gustong magpa-abort. Gusto nila walang responsibilidad sa kanilang ginawa. Amen? Kaya ang pasalamat kayo mga bata, lahat po kayo ay minahal kayo ng nanay-tatay nyo. Amen? Lalo yung nanay nyo. Sa panahon natin ngayon, lalo sa US, ganun yan. Nagkakaroon sila na isip ay ang hirap nito, magastos to. Ay, ginusto mo yan eh. Di ba? So the fact na buhay kayo ngayon, kayo minahal lang ng nanay nyo. Pero hindi pa magtatapos doon. Okay? Kaya mayroon tayong points dito. Nakita nyo po yung si Hannah. Siya po ay, unfortunately, siya ay barren nung umpisa. Kaya sabi po sa Bible, hawak ng Panginoon yung sinapupunan ng babae. Amen? Ganon din sa lalaki. Kaya, pag gusto niyang magkaanak kayo, parang sabi ng doktor, imposible na, sabi ng Diyos, pray ka lang. Amen? So, nangyari, nga, nagkaanak siya, di ba? So, pero, point number one, ano yung nakita natin kay Hannah? Eh kasi nga, mayroong another party, di ba? Kaya mga lalaki, huwag ganun, ha? Mahirap na nga maging nanay, dinagdagan pa ni Elkanah yung problema niya. Yan na, no? Hindi ko alam kung sino nauna sa kanila, di ba? Pero, kaya number one, the love of a mother endures trials of life. Okay, ganyan pong nanay. Sabi nila, ipapanganak ka pa nga lang, yung hirap na. Mahirap ba na yung mga anak? Naintindihan ko po kayo. Hindi ko kayo naintindihan.
Kasi hindi ko naranasan. Buhay ang kapalit. Kaya si mother, si nanay ko. Misis namin, misis ko. Eh, siyempre, bata pa kami. Eh, siyempre, nakikinig-kinig ko lang yan kay pasto, ganyan. Mahirap daw mga anak. Hindi naman, isip-isip ko lang. Eh, nung doon na nagle-label na, talagang sama na ng itsura, talagang, hindi mo kayang isip. Tapos, galit na, parang nagagalit na sa akin. Nakikiusap na, eh, natagalan pa. Kaya, Stephen, asa Stephen? Stephen, alam mo ba pinagdaanan ng nanay mo sa'yo? Kala niya, matutuyuan na siya eh. Eh ako naman, wala naman kaming pera. Ano magawin ko? Ganyan lang ako ng ganyan doon. Kasi ayaw pa kami papasokin doon sa amang. Wala pa kaming pera, hindi ko na paghandaan eh. Alam mo naman, ganun yan sa umpisa eh. Late lang sweldo ko noon. Kaya doon kami sa public. Kala ko makakalibre, hindi rin. Anyway, imagine mo yun. Nagle-label ka, parang ilang oras yun ay? Nine to ten ng umaga. Halos 12 hours. Imagine mo yun, parang pinapatay na nun, Stephen. Sinong nahirapan yung nanay niyo sa inyo? Alam niyo ba? Hindi. Tanong niyo minsan. Para ma-appreciate niyo. Ito, nahirapan. Kaya pala makulit. Medyo. Wala doon yun. Kaya sabi nila, lalaki doon, mahirap yan. Idalin. Yung nagbubuntis pa lang, mahirap na. So, ganyan po ang nanay number one, endures the trials of life. Sa case ni Hannah, barrenness, di ba? Ang hirap nung inaasal ka nung katunggali mo. Amen? Kaya number two, insult from enemies. So, ikaw gusto mong magkaanak, hindi ka magkaanak. Yung mga kilala rin kami gano'n, ang hirap ng buhay. Kaya sa Mother Jesus, marami sila doon, nagkaanak naman din. After how many years? So, hindi po imposible yan. Biro-biroan lang, ha? Kasi isa doon, gano'n eh. Hindi raw pala siya marunong. Biro-biroan lang. Pero, tiyaga lang, amen? Saka panalangin, kasi sabi sa Bible, hawak ng Diyos yan. Gusto yung magkaanak, amen? At si Ate Marsh, marami ito eh. Ilan, nay? Pito. Pito, nanay? Anim. Nakitataas pa ba doon? Wala na. May another prize pala dapat sa amin, ganun eh. Pinakamarami. Nandito, ha? So, salamat sa mga nanay natin. So, iniinsulto pa. Verse 7, sabi dyan, as he did so year by year when she went up to the house of the Lord, she provoked her. Therefore, she swept, did not eat. Ano ba yung pang-asa sa'yo? Eh, walang anak. Ah, hindi lang yun. Ano pa yung mga problema ng nanay? Minsan yung asawa niya. Basahin niyo ito, ha? Sabi dito, then said Elkanah, her husband, to her, Hannah, why weepest thou? And why eatest thou not? Kasi nga, inaasal. Hindi niya malaman bakit umiiyak. Pero alam niya na barren nga, so malamang yun yung dahilan. Pero sabi niya, bakit ka napagpighati? Am not I better to thee than 10 sons? Hindi ba ako sapat na sa'yo? Ano yung sabihin na? Alam niyo yung mga asawa ating babae, minsan ang dami niyang pinagdadaanan. Minsan, may mga kalaban siya, di ba? Sa labas. May kalaban ka ba na dati? Wala naman siguro. Pero meron din yan. Pero minsan, yung asawang lalaki, yun yung minsan din nakakaintindi. Hindi lagi, ah. Pero minsan kasi hindi mo talaga natin naintindihan, eh. Malay ko ba? Pero dapat mo intindihin, eh. Pero pag nanay ka, kailangan maintindihan mo, minsan hindi ka maintindihan ng asawang lalaki. Okay? Pero, actually, galingan mo rin mag-explain kasi. Minsan. Okay? Naintindihan niyo ba yun? Am I not better to thee than 10 sons? Kasi in-encourage naman niya, pero gusto ko anak eh, ano ka ba? Walang kapalit yung anak, di ba? So yung iba naman, ganito, gusto pa mag-anak, ayaw na, may kilala rin akong ganun. Ay, mahal niyang bata eh, manganak ka pa lang, pero karamihan niya mayaman. Yung mga ayaw mag-anak, yung mga hindi na mayaman, di ba? Anak ng anak, parang baliwala, di ba? So, yan kasi iba-iba nga attitude natin. Pero,
Salamat sa Panginoon. Lalo yung mga bunso dito. Yung bunso. Yung bunso nyo. Ah, yung babae mo, no? Oh, kung hindi nagtiwala sa Diyos yung nanay mo, wala ka. Sino pa? Jared. Si Richie. Si Brother James. Pang ilang abad? Pang lima. Sino pa? Yan. So this time, ano pa mga problema ng nanay? Anong pinaka problema ng nanay? Yung pinakamahal din niya, di ba? Sino dyan? Yung mga anak? Okay, so yan sabi dito. So gusto niyang pumunta sa church, kaso may pwede. Amen? Yung sabi dyan, I will not go up until the child be weaned. So ang hirap po mag-alaga ng bata, makulit, gagigisingin ka sa gabi, eh dede lang. Minsan, pinadede mo na, dede na naman. Dumwede ka na eh. Minsan, ganun yung bata. Kulang. Okay? Nung nag-umpisa ko yan, Stephen, hindi namin anong gagawin namin eh. Kwento-kwento lang. Doon mo na matututunan yan. Amen? Nakikinig ba kayo, mga young people, ladies? Ha? Hindi madaling maging nanay. So, maganda naman sa kanya na decide siya ng tama. Amen? So, hindi niya kaya. Okay lang po yun. Kaya pag nanganak kayo, hindi niyo kailangan mag-church. Yung iba naman, obvious spiritual naman. Sabi ko naman, hindi. Nanganak kahapon, no? Nag-church na. Spiritual na spiritual ba yun? Ikaw mapahama ka yung anak mo. Huwag muna sa amin, kahit ano, 3 weeks. Ganyan. So, pinayagan siya. And then, sabi din sa 19, ang hirap na may ano. And sabi dito, and they rose up in the morning. So, pinag-pray niya nga, di ba? So, salamat may anak siya, pero may problema na rin siya. Okay, dito pala sa 2:19. Eh, pinahiram niya. Ibig sabihin, naglilingkod na. So, hindi perfect ano to, ha? Hindi ko alam, mag-ganto sila dati. Pero, doon na tumira yung kanyang anak sa temple. May temple kasi sila dati. So, naging servant doon. Kaya, ang ginagawa niya, again, moreover, his mother made him a little coat and brought it to him year to year. Ang hirap ng ganun, no? Makikikita mo lang every year. Kaya ang nagawa na lang niya, siyempre, kumakain naman yun doon, binigyan na lang niya ng, yung sabi dyan, little coat. Parang Jacob din pala ito, parang Joseph. Okay, so ang gusto ko sabihin dyan, yung nanay ang nag-endure ng trials. So, yung lalaki rin naman, pero especially nanay. Amen? Kaya appreciate niya. Nakikinig ba kayo mga bata? Si, kanino ka nahirapan dyan ay? Babae. Babae. Kasi ilang taon po, ilang taon siya na? Sino pong sinundan niya? Ito, ito. Hindi naman malayo, no? Kaya misang ganun kasi pag medyo may edad na po, di ba? Yan. So, sana ma-appreciate natin yung nanay natin. Amen? So, number one, endures the trials of life. Pero mayroon pang dalawa, no? So, nakita natin kanina, hindi siya magkaanak. Saan siya pumunta? Sa mga doktor? Sa albularyo? Sinisi niya ba yung asawa niya? Hindi ka ata marunong eh. Sabi dito, she prayed to the Lord. Amen? Ganun po yan, mga nanay. Pag ikaw ay nahihirapan na, wala kang lalapit ang iba. Yung asawa mo, pwede. Pero in the end, dahil sa dami ng trials, sa Panginoon ka, manalangin. Amen? Eh, naasal siya. Sabi niya, sa Diyos siya nagtiwala. So, ganun po ang, ano dyan, ang katotohanan dyan. Mga young ladies natin, darating kayo dyan. Anong gagawin nyo? Ayoko na nga mag-asawa. May mga ganun eh. Pero yung mga sa amin, sa Mother Church, yung mga nagsabi nun, yun yung nauna eh. Oo. Oh. Kaya wag din ganun, okay? Paghandaan nyo na lang. Amen? Wag ganun. Kaya sabi dyan, sa Diyos siya umiyak. Amen? Sabi niya dyan, ito maganda rin to. Yung iba, yung mga vow, minsan, isa iba negative yan. Sinabi din sa Bible, pag hindi mo kayang tuparin niya, huwag ka na lang mag-vow. Kaya maganda na rin mag-vow, ibig sabihin niya, parang mas binibigyan mo ng ano yung Diyos eh, di ba? Kasi imposible na to eh. Pero gusto niya magkaanak. Eh sabi niya,
nag-vow siya sa Panginoon. Sabi niya, pag binigyan mo ako ng anak, lalaki ha. Okay. Sabi niya, itong anak na to ay papahiram ko sa Panginoon. Ibig sabihin, maglilingkod siya sa Diyos. So, sa katumbas natin sa ngayon yan, gusto niyo ba yung anak niyo maging pastor? Missionary? Gusto niyo ba? Hindi niyo nata alam. Hindi lang sinasabi niyo eh. Pag missionary yan, mahirap. Okay, nakita niyo ba yan? Mahirap, magastos, pupuntiriyahin ka ng demonyo. Gusto niyo ganun yung anak niyo? Alam niyo ba yung mga kwento ng mga pastor? Ganon. Hindi madali. So, gusto niyo pa rin ba? O gusto niyo maging abogado, doktor yung anak niyo? Yung iba, ganun po. Ayaw na nilang ayan, ganyan. Kasi nga, ayaw nila ng trouble. Amen? At matalino kayo kung ganun kayo. Kaso wala kayo para ng palataya. Kaya huwag natin ganyan. Gayain natin si Hannah. No? Alam niya, mahirap maglingkod sa Diyos. Pero sa Diyos nang gagaling lahat eh. Kaya sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng anak. Babalik ko rin sa iyo yan. So, ganun sana tayo. Kaya nga, mga lang yan, ladies. Bata pa kayo, iniisip niyo na kung paano maglilingkod sa Diyos. Lilandi-landi. Ay, boyfriend. Iniisip mo na yun, ang anak ko. Ay, yung anak ko, bibihisan ko ng ganyan. Iyaano ko yung anak ko, so spoiled ko, di ba? Ganyan yun eh. Hindi mo na iniisip, ito maglilingkod sana sa Diyos. Ganun dapat. Pag hindi ganun ang utak nyo, pagpapalayan ba kayo ng Diyos? Sarili nyo iniisip nyo? Samantala kayo, naligtas kayo dahil sa church? Amen? Yan ang maganda kay Hannah. Ang iniisip niya, alam niya, wala siya tatakbuhan, nangako siya sa Panginoon, tapos tinupad niya, no? Hindi tayo nangyari yan sa kanina. Di ba? Binasa natin kanina, talagang tinupad. Ito to. Yan. Saan na ba yan? They rose up in the morning early and worshiped before the Lord in return and came to the house of Ramah. Umuwi na sila after niya mag-pray at mag-take ng vow, di ba? Kaya sabi dito, in Elkanah knew Hannah his wife. Ibig sabihin, hindi sila nawawala ng pag-asa. So, ganun din tayo. Huwag tayo mawawala ng pag-asa mga anak natin. And then, sabi, and when the time, and the Lord remembered her. Okay? Wherefore came to pass when the time was come about after Hannah had conceived. Yun, nabuntis na. Amen? So, ganun pala yun. Pray tayo. Hindi tayo yung tipong walang pag-asa sa buhay. Amen? Amen? Amen. Alam nga ito, wala nang pag-asa eh. Yan, eh, bear a son. Sakto pa, lalaki. Paano kung babae? Hindi babae. Pero ang hiningi niya, lalaki, binigay sa kanya lalaki. Amen? So, hindi po imposible. And call this name Samuel, saying, because I have asked him of the Lord. So, ang ganda. So, kaya dyan, humingi siya ng tulong sa Diyos. Letter A, pray to God, the source of her strength. And then, nung siya'y pinabura na, nagbigay siya ng puri sa Diyos. Amen? So, tama yung kanyang attitude. Yung iba naman, paano pag nag-vow ka na, ito, magpapasto itong anak ko pag ano, paglaki. Nakita mo yung ang hirap pala ng pastor, ganyan, tapos sinisiraan ng ganyan. Ang hirap, isa wala nakikinig, natutulog yung mga, ano, ang hirap naman, gusto ko, anak ko, ganyan, di na lang. Magdo-doktor na lang yung anak ko. Diba? Oh, may iba po, nakakawa minsan. Kalagayan nila. Pero ang ating Hannah, siya po itinupad niya ang kanyang pangako. Amen? So, sana ganun tayo. Iniisip niyo ba yon, Hannah? Ayan, si Hannah pala eh. Hannah Kim. Naisip mo ba yon? Naisip niyo ba yon, ladies? Ikaw, Jamie. Anong inisip mo? Yung anak mo, maglingkod sa Diyos. Ikaw din, maglingkod ka sa Diyos. Kung ikaw din ka naglilingkod sa Diyos, nasabi mo sa anak mo, maglingkod ka sa Diyos, ha? Ha? Nasabi mo dyan. Ganun po kasimple yon. Kung gusto nyo talagang maglingkod sa Diyos yan, kayo mismo maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Ang hirap eh. Anong gusto mo? Yung anak mo, ganun din, ang hirap eh. Ganun din yan. Makikita yung example mo kasi yan eh. Ako, bago ang pastor, iniisip ko rin yun. Ako, hindi na ako napaka-pogi, hindi na napagaling magsalita. Ano pa, mahihayin pa ako. Kasi hindi pa ako yung talagang natin kasi hindi naman ako maaga sa church eh. Iniwasan ko yan eh.
Kasi nga, hindi ako marunong magsalita. So, pero bandang huli, nung nakita ko, pambira, ayaw nila, di ako na lang. Kailangan gawin eh. Amen? Importante yung gawain. Hindi, go! Anong gagawin sa anak nito? Ipigilan nyo. So, kaya kayong maglingkod agad sa Diyos. Amen? Mga ladies, nakafocus tayo eh. Hindi lang. Ha? Tamang landi lang. Okay yun. Sakto lang. Amen? Oh! And then last, di tayo magtatagal eh. Number one, endures the trials of life. The love of the mother endures the trials of life. Number two, emanates from the love of God. Okay, kaya mahal kayo ng nanay nyo, galing yan sa Diyos eh. Hindi nyo pwedeng pagmalaki. Lahat ng nanay mapagmahal. Kung di nyo mahal ang Diyos, di mapagmahal yan. Ina-abort nga nila eh, mga Amerikano eh. Amerikana. Diba? Ganun din kayo, pag adik-adik kayo. Pag mga selfish kayo, papa-abort nyo yan. Eh, may sakit ako eh. O sige, abort. Oh yes, wala na. Lalandi na naman yan. Ganun yun eh. Okay, so number two, emanates from the love of God. And number three, the love of the mother exalts the Lord and His work. Tingnan natin, ito po yung nangyari. May magandang speech po si Hana. Alam niyo po ba yun, Hana? Maganda to, basahin natin isa-isa. After siya ay, uy, success! At hindi lang si Samuel, nagkaroon pa siya ng ibang anak. Yun ang maganda doon, bonus. So nagkaroon na siya ng anak, ikaso pinahiram niya sa Panginoon, eh, lagi nang andun. Wala na, ang anak na naman, binigyan pa siya ng marami. Ilan yun? Lima? Basta nakalimutan ko eh. Anyway, ito po yung speech niya, yung kanyang panalangin sa Panginoon. Isa-isahin natin. Kaya nasabi natin dito, pag ang pag-ibig ng ina ay itinataas ang Panginoon at ang kanyang gawain. Sabi dito, verse 1, and Hannah prayed and said, My heart rejoiced in the Lord. My horn is exalted in the Lord. Pag horn lang, ibig sabihin ito yung parang ano mo, tawag dito, confidence. Ganyan po yan, ha? My mouth is enlarged. O, lumaki yung bibig. Ibig sabihin lang nun. Ibig sabihin nun, di ba kanina may kalaban siya? Eh, walang anak. Anong walang anak? Di ba? Eh, no, dami, o. Oh. Misa tayo kasi, di ba, pag inaasal ka, di pag nagtiwala ka sa Diyos, because I rejoice in thy salvation. So, ligtas pala to si Hannah. Yun ang maganda. Kaya nga, tumatawag siya sa Diyos, eh. Sabi sa Bible, sino tumawag sa Panginoon ay maliligtas, di ba? Kaya sabi dyan, yun ang number one. Ano mangyayari? Una, may tataas ang Diyos. Pero sabi dito, magpupuri sa Diyos, rejoice in the Lord. Ganun po yan. Gusto nyo ba yung ganun? Masayang buhay? Nakakita na ba kayo na may asawa? Impyerno ang buhay? Hindi ko natatanong kung sino, ha? May magbigay ng pangalan. Pero sigurado ako may kilala kayo. Amen? Yan, nagsisigawan, mga balitaan nyo, naghiwalay. Di ba? Naghiwalay, nagbago na naman. Tapos, pag nakita yun, mag-iba na eh. No? Yung anak mo, kaya yung anak mo. Ang hirap, no? Miserable. Ha? Buto ng pinggan. Sakit na. Buti ka mong pinggan lang. Eh kung ano? Kaldero. Ba't alam nyo? Diba? Yun po yun. Kaya mag-isip-isip, mga young ladies, amen? Kung gusto nyo maayos na buhay, nanay, ha? Hindi kayo, ano, yung parang Babylon. I am no... Alimutan ko tuloy. Parang nagmamalaki siya na wala siyang anak at siya ay masaya ang buhay niya. Ganyan po yung mga Hollywood, di ba? Strong and independent woman. Yeah. Hindi, ang hanapin nyo, kayo ay hindi independent, dependent kayo sa pero maayos yung asawa at anak nyo. Amen? Amen? Amen! Ladies, okay na rin yan. So, ganun yung asawa ni Jesse. Okay, so number one, again, number three natin, exalts the Lord in His work. Pero una doon, masaya silang pamilya. I mean, ganun po ang ano dyan, ngayon, ganun ang sikreto sa maayos na church. Pag yung mga pamilya natin dito maayos, masaya ang church. Hindi yung malungkot yung church. Okay? Itong mga tumayabang, napakarami nilang member. Di naman member yun eh. Sosyalan lang yun eh. At taguan din sila doon ng kasalanan. Hindi yung church.
Hindi sila magkakilala doon. Pero sa atin, eh, paano basta nagkamali na talaga ako? Ayusin mo na lang para yung anak mo maging maayos. Amen? Kung nagkamali ka talaga, hindi ko inaano yung mga ano dito. Kasi yung iba, alam ko din. Hindi ko nga inaalam eh. Pero, kung nagtitiwala ka sa Diyos, amen? Katulad ni Hannah, di ba? Dalawa sila. Ay, hindi nagagamitin to si Samuel kasi, alam mo ba, yung tatay mo, dalawa asawa. Hindi, kalimutan natin sa Panginoon. Ganun yan, alam nyo ba yun? Pag napatawad na, okay na yun. Gawin mo na lang yung tama para hindi na madagdagan yung miserable buhay mo, pati anak mo. Amen? Kaya last, sabi dito, maso, madami to eh. Basahin natin isa-isa kung paano na itaas yung pangalan ng Panginoon dahil sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ni Hannah. At nagtiwala at nagmahal si Hannah. Sabi diyan, there's none holy but the Lord. Amen? Kasi naipaas ang Panginoon. Ibig sabihin ng mabuti talaga ang Panginoon. Biruin mo, nagkaanak pa yung walang anak. For there is none beside thee. So walang ibang Diyos, neither is any rock like our God. Pare, inuulit lang yan sa... Dito ata siguro nakuha ni Isaiah yung sinabi niya eh. Talk no more exceeding proudly, let your not arrogancy come out of your mouth. For the Lord is a God of knowledge, and by Him, actions are weighed. Okay, paano yung kanina sinasabi natin? Doon pwede sabihin niya, hindi ka na magkakaanak. Para sinabi sa kanila, sino ba ito, sina Stephen daw. Ay, walang makikinig sa inyo dito. Paano mo nalaman yun? Diba? Mayayabang yan mo yung kalaban. Hindi nila alam yun. Gawin natin yung kalooban ng Diyos. Walang magsasabi sa atin, ano, walang makikinig. Isa ka lang, ikaw lang yun. Sarili rin mo yung opinion mo. Amen? Amen. Ganun yun. Kaya ang Panginoon na itataas ngayon kasi sabi nila, eh, hindi ka tutulungan ng Diyos, tinulungan. Paano yun? The bows of the mighty men are broken. The bows. Ibig sabihin lang nun, yung mga kalaban nila, talo. And they that stumbled are girded with strength. Yung dating nangihina daw, lumalakas. Di ba? Ganun nangyari kay Hane. They that were full were, have hired out themselves for bread. Sa Tagalog, ganito yung mayayaman daw ngayon, naungutang na. Eh di ba yun? Ganun po yung pag ang Diyos ang humilos, minsan yung mga mayabang binababa niya, yung mga humble, tinataas niya. Yung sabi ng Panginoon, di ba? So that the barren had born 7. So yun ata yun eh. Hindi, ano lang yun ito eh. Ibig sabihin, yung dating hindi nanganak, nanganak. Dahil sa Diyos. And she had many children, is wax feeble. The Lord kill it and make it alive. He bring it down to the grave and bring it up. Ibig sabihin lang, ang Diyos ang bahala dyan. Kaya niyang gawin lahat. Yung mataas, bababa, yung mataas, bababa. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat. The Lord kill it and make alive. Ang sama naman ng Diyos, pumatay siya ng gawin. Siya rin naman ang bumubuhay. Sa kanya naman lahat yan. He bring it down to the grave and bring it up. Kung pinatay ka ng Diyos, mabuti ka, o ligtas ka naman, talo ka ba? Hindi pa rin. He raised up the poor out of the dust, so ganun din yun, and lift up the beggar from the dunghill to set them among princes and make them inherit the throne of glory, for the pillars of the earth are the Lord's, and He hath set the world upon them. Ibig sabihin lang, hawak lahat ng Diyos yan. Wala kang anak ngayon, pwede kang, eh, mga anak mo, walang kwenta. Palakihin mo yung salita ng Diyos, hindi mo alam, pwede mangyari. Amen? He will keep the feet of His saints. Itatago niyang paa. Anong sabihin nun? Sabihin lang, mayiging safe ka, hindi kayo madudulas kung saan-saan. Figuratively speaking. Amen? Kaya yan, mga bata, kung mag-continue kayo sa church, salita ng Diyos, ay, baka mangyari din sa akin yun eh. Yung iba ganun, oh, exaggerated. Eh, yung anak mo, baka maging bakla din yan. Posible yung kung nanatili sila sa church. Amen? At sa ganitong klase ng preaching. Ganun din yung mga... Doon ako malulungkot. Kunwari, isa sa inyo, kung nasa, Jamie na lang, ha? Ikaw lagi yung sample. Diba? Sabi ko nga, iiyak ako niya pag si Jamie nabuntis na maaga, diba? So, pero sana hindi mangyari yun. Hindi talaga dapat. Amen? Kasi matalino ka na eh. Pero hindi ko alam yung iba ganun, mahina, may mga ganun eh. Nakinig mo na lahat ng preaching, tapos gaganyan ka pa. Pero yung mga Kristiyano, tisod na tisod, parang ano ba to?
Yung sabi dito, he will keep the feet of sin, and the wicked shall be silent in darkness, for the strength shall no man prevail. Yun nga, kung nagtitiwala ka sa Diyos, yun ang sinasabi dito, ha? Pag umalis ka sa Panginoon, na, hindi ka nagtiwala, nagyabang ka, okay, pwede mangyari sa'yo yun. Sinasabi ko kanina. Pero, kaya malinaw dyan, dapat manatili ka sa Panginoon. Amen? Eh, ba't di ako iligtas ng Diyos pag nagluloko ako? Eh, ganun yun eh. Wala ka nagpatiwakal o nagpatihulog yun. Tawag dun eh. Alam niyo yung patihulog? O, saluhin mo ako. Aray, bakit di mo sinalo? Ikaw gumawa sarili mo yan eh. Last. Sabi dyan, ano? The adversaries of the Lord shall be broken to pieces out of heaven. Shall he thunder upon them? The Lord shall judge the ends of the earth. He shall give strength unto his king. Ganda, di ba? And exalt the horn of his anointed. Para na, ano yung nagsasabi ni Hannah dito? Layo naman nun. Ganun po kasi yun. Alam niyo ba, kunwari, meron dyan nagtapag natin. Saan ang galing tong preacher na to? Ang tindi nito, ha? Hindi naman ganun katalino yung tatay nito, yung nanay nito. Bakit? Diba? Ginamit ng Diyos yun. Di mo alam, may isang nagtapat lang doon, yung nanay nun, tinuruan siya. Tiwala sa Diyos. Ganoon yan, mahirap lang yung pastor eh. Yung lalo ko, mahirap. Yung ano ko, walang pinag-aralan. Yung ano ko, ganyan na lang kami forever. Hindi ganun. Makita niyo yung inabot ng panalangin ni Ana. Ang layo. Diba? Kasi sabi niya, ang Panginoon, ang maghuhusga sa inyo. Kasi nakikita niya siguro yung gagawin ni Samuel. Ano yung maginawa si Samuel? Siya yung nag-guide sa children of Israel sa matabang panahon hanggang ma-set up yung king. Though yun nga, hindi pa rin sumunod yung Israel, pero may nanatili. So ganyan lang naman po tayo dito. Kung di ako na-discourage ko, may mawala dito. Ngayon nakaka-discourage din, pero hindi ako tuloy yung mati-discourage. Alam ko yung matitira, maayos. Amen? Amen. Kaya preaching natin, tuloy-tuloy lang. Pare-pareho lang yan. May bisita o wala. Amen? Amen? Tapos na. So ngayon, let us learn from Elkanah, Hannah, and Samuel. Na-bless ba kayo mga nanay? Gagayain nyo ba si Hannah? Yung mga incoming nanay? Gayain nyo. Tiwala kayo sa Diyos. Okay yung... Eh, kung di mo mag-asawa. Baka mauna ka, lalo. Paghandaan mo, panalangin mo. Amen? Ganun sa mga lalaki, ha? Pero focus tayo sa babae. Okay, so yun lang. Huwag una ang landi, ah. May oras dyan. Amen? Let's pray. Lord, maraming salamat sa aming mensahe nyo ngayon, sa aming buhay ni Hannah, hindi pa si Elkanah, Samuel, Panginoon. Makita namin, hindi namin kilala pa si Samuel kung gano'n siya ginamit at talagang naglingkod siya ng gusto sa inyo. Marami siyang accomplishment as a servant of the Lord. But I pray, nakita rin namin yung pinag-umpisahan nito. Mayroon siyang nanay, nagtiwala sa inyo. Naggawa pa ng vow, tinupad ang vow. I pray na mga nanay dito at mga upcoming nanay din, Panginoon, ganun po nasa utak nila, hindi nilalaro-laro ang love life. Ito po ay something na seryoso, hindi lang sa aming pamilya, future ng pamilya, but ganun din po sa inyong gawain pala. Pag kami matinong mga nanay, aming mga anak, ay parang pinopropel namin sa magandang buhay at kagamit-gamit sa Diyos, Panginoon. So I pray, bawat isa, natuto kami, ganito sa mga lalaki, Panginoon, supportahan namin ang aming mga asawang, babae, mga anak namin babae, Panginoon, para sa'yo gamitin, at kayo pong maluwalhatiin din, Panginoon, kayo mga papuri, at maluwalhatiin. Jesus name we pray.